Welcome back, mga ka-try! Yun, oh. Happy hapon sa inyong lahat at ito po ang inyong lingkod na si Rome Rob live from Tagaytay City dito po sa ating palabas sa Tri-PH Media Live. Ito ang national show ng Tri-PH Media all about tourism, travel, and technology for the Pinoy. Kaya naman po tayo ay naririto at nangangamusta po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na sa kasalukuyan nasa Alert Level 3. Isasagawa din ang Alert Level 3 sa iba't ibang lugar. At sa ngayon ay medyo nakalulungkot na balita yan, sapagkat hindi na naman tayo makakalabas. At nangangahulugan na naman na apektado po ang mga pasyalan at ang turismo ng ating bansa. Nakakalungkot, mga katry, ano? Kapag kaganyan ang kalagayan natin, parang ang economy natin hindi talaga makakabangon agad-agad. Kaya naman, nananawagan tayo sa lahat ng ating mga katry, mga kababayan, mga kaibigan, pinsan, kamag-anak, at lahat ng iba pa, aso't pusa at mga kapitbahay, inyo po sanang pakinggan ang panawagan na maging health safety conscious tayong lahat. Huwag hong pabayaan na ang inyong kalusugan ang ipinakahuli. Ano? Kasi sinasabi, paano gagawin, mga katry? Hindi naman natin pwedeng pigilan natin sarili na hindi lumabas. Tapos, yung mga karamihan pa, very mild ang symptom ngayon. Bakit? Kanyo? Marami ng bakunado. Ang epekto ngayon sa kanila, medyo mas mild. Tapos, itong si Oming, ano, si paring Oming, na si Omicron, ganun daw talaga, mabilis hong makahawa, mabilis dumami, pero hindi daw ganun kalakas ang epekto. Huwag hong baliwalain ang balitang yan, mga katry, ha? Sapagkat ang nangyayari, sisipunin ng konti, sa sakit ng ulo ng konti, tatlong araw lang wala na, pero hindi niya alam, meron na rin siya nung Omicron na virus, o yung si kasamang si Oming. Tapos, lalabas, kasi ordinary sipon lang eh, ordinary ubo, sakit lang ng ulo, wala ito, hindi ito COVID. Lalabas, makikipag-usap sa iba, hindi nalalaman na naipapasa na niya ang virus sa iba. Ang nakalulungkot, katry, kapag yung napasahan niyo ng virus ay number one, hindi bakunado, number two, may mga comorbidities, number three, mahina talaga ang kanyang pangangatawan, hindi niya naalaga ng kanyang kalusugan, at siya yung lumala, at siya yung dumating, at wag naman sana ay mapunta sa critical na sitwasyon, ano pa maging dulo nun ay kamatayan. Wag naman sana. No, wag nating hayaan ang ating mga sarili na maging instrumento ng pagkalat nito ni Oming. Kailangan po tayo ay palagi ang naka-safety first. Ayan. Samantala pong nakalagay kayo sa isang ligtas na lugar, huwag kong humalo sa maraming tao, samahan nyo na lang muna kami dito, ano, sa ating palabas, upang talakayin natin ano-ano ilan sa mga bagay-bagay na makakatulong sa ating economy, lalong-lalo na sa tourism, being a responsible traveler, at syempre din sa mga kalagayan sa ating mga iba't ibang lugar sa bansa. Yung mga naapektuhan pa ni Odette hanggang ngayon ay hindi pa rin po tapos. May mga educational platform po dito sa ating palabas ng Tri-PH Media na baka interesado kayong malaman. At ito, today, we are going to discuss something na sa tingin ko alam ng lahat, pero hindi nila alam ang mga laws governing nitong mga bagay-bagay na ito. Kaya naman, samahan nyo kami sa mahigit kumulang kalahating oras na talakayan, may kinalaman po sa topic natin for today. Of course, in behalf of my tandem at mga partner natin, nandyan po si tandem Dave Oro. Siya ay nasa on assignment lamang po, ano, meron lang kinabalahan, pero makakapiling natin siya sa Monday dito po sa Tri-PH Media. At ganoon din si BB1, si kasamang Joey Cuevo, ay hindi natin makakapiling sa ngayon sapagkat siya ay nagpapa-booster. Yan, ha? Nagpapa-booster. Kayo ba? Nagpa-booster na kayo, katry? I-comment nyo nga kung nagpa-booster na kayo at ano ang inyong naramdaman sa inyong pagpapa-booster. Naging maginhawa bang pagpapa-booster ninyo? Pumila ba kayo ng sangkaterba at sangkatutak? Ano pat hindi na kayo natuwa doon sa pila? Natapos nyo ba yung inyong vaccination? Ilan yan sa mga panawagan ng ating gobyerno na sana ay pakinggan natin? Ano? Kung kayo ngayon ay naninirahan, lalo-lalo na sa mga lungsod, sa mga cities, usong-usong mga tirahan na mabibili dyan ay ano, condominium units. Yan ang topic natin na gusto natin pag-usapan ngayon
sa ating educational segment na ito ng Tri-PH Media, may kinalaman sa mga properties, maging sa lupa. Nung nakaraan ay kausap natin ay puro lupa ang topic natin, puro kalupaan. Ngayon naman, mga gusali naman ang ating pag-uusapan. Laws when living in a condo. Yan po ang topic natin for today para sa ating Tri-PH Media Updates. Kaya naman, yung mga living in condo units sa ngayon, ano po ba ang tinitirahan nyo? Pakishare nyo nga sa amin sa kayo nakatira ngayon. At baka naman pwedeng ating kumustahin kayo dyan sa inyong kinalalagyan. Siyempre, para sa ating pakipag-usap, may kinalaman sa mga batas na dapat alam ng isa na mag-purchase ng condominium unit o kayo ba'y nakatira na sa isang condominium, ano ba yung dapat na alamin yung batas na nagko-cover dyan? May mga batas pala na tungkol sa condominium building at doon sa condominium unit nyo. Ano-ano yun? Ano ba yung tinatawag na condominium? Doon sa mga hindi nakakaalam kung ano yung condominium. Tulad naming mga poor, kaming mga hampas lupa, baka hindi pa namin natikman yung tumira sa isang condominium unit. Ano ba yun? So, alamin natin. Siyempre, hindi ako expert dyan, kaya hindi ko kayang paliwanag yan ng mag-isa. Tayo mananawagan at maghahanap ng tulong mula sa isang resident expert dito sa ating palabas sa Tri-PH Media. Siya po ang environmental consultant natin, walang iba kundi si Victor, Bossing Vic Cortez. Bossing! Ayan. Kahapon din sa ating mga sumusuporta sa ating Tri-PA. Ayan. Maraming salamat, Bossing. At nakita ulit tayo. Medyo nakapagpahinga tayo ng konti ng ilang weeks mula dito sa COVID. Pero parang nagtataasan muli ang bilang. Dito sa Tagaytay, Bossing, i-share ko lang. Dating naka-3 na lang kami na active cases sa buong lungsod. Today, ang pinakahuling ulat ng city ay 148 na ang active cases muli dito sa Tagaytay, Bossing Vic. Kumusta ba dyan sa iyong lugar? Nagtataasan din ba ang bilang? Oo, lalo nag-jack up na rin dito sa NCR, lalo-lalo na. Nako, mambira. No? Kaya naman, ingat-ingat tayo. Oo nga. Samantalang nag-iingat tayo, Bossing, marami nagtatanong sa atin at gustong konsultahin kayo tungkol nga dito sa kanilang mga tirahan. Ito yung medyo natin, mga sosie natin na mga katry. pero hindi naman lagi sosie yung nakatira sa condo. Bossing Vic. So ano ba yung, bago natin puntahan yung mga batas, Bossing, pakitulungan nga kaming i-define ano po itong condominium at sino ba yung pwedeng magmay-ari ng isang condominium unit, Boss Vic? Okay, itong condominium ay ito yung ginogovern ito ng Republic Act 4726. Yun din yung Presidential Decree 957. At batay mismo dun sa Section 2 ng RA 4726, a condominium is an interest in real property. Ulitin ko, condominium is an interest in real property. Ibig sabihin niya, mismo yung unang condominium building. It also consists of a separate unit, ang tawag doon ay condominium unit. In a residential, industrial, commercial building, and undivided interest in common directly or indirectly in the land on which it is located and its common area of the building. In other words, a condominium is a building at may mga section. Ito yung mga individual unit which can be individually by a person or in some cases a corporation. This can be either residential, industrial, or commercial purposes. Nung nabanggit mo kanina, kung sino ba pwede
maka-own dito ng condominium. Pag kinabi natin yung condominium at yung building, ay meron talagang regulation doon. Kailangan yung ito ay Filipino citizen and corporation can own condominium. Yung foreigner, meron restriction. Kailangan mapapasya kanila niya yung 40% of the total outstanding capital stock of the corporation. Generally kasi pag ginabi natin yung condominium, it is a corporation. Pero foreigner, kailangan 60 ang Filipino, the shareholder, tapos 40% ng foreigner. Yan. Pero ang exception lang dito sa mga foreigner, unless yung foreigner is a ano, he acquired it through hereditary succession. Alin, minana niya sa Pilipino siya na magulang, pwede yun. Yung dual citizen, ika nga. Yan. At doon siya, nabanggit mo din kanina, yung siya, condominium unit. Yan. Pag sinabi condominium unit, ito yung pwede itong ma-acquire yung Filipino citizen, corporation, at maging ang mga foreigner. Yan. Basta unit, ano? Are allowed to purchase and acquire condominium unit. Yun. So yun, Boss Vic, kapag ka foreigner ka, pwede kang magkaroon ng condominium unit na nasa pangalan mo. Tama po ba yun? Opo. Pero yung condominium building, hindi pwedeng 100% pagmamayari ng foreigner. Yung 60-40 pa rin. 60 Filipino, 40 yung sa 40% ng yung stock corporation. Kasi ang condominium is a corporation. I see. Ayun. Kaya maaari kang, kung foreigner, pwedeng magmayari ng isang condominium building, pero up to 40% lang nung total shares nung ano, no, nung pagmamayari. Okay, medyo magandang ano 'yan, ano, dahil yun naman talaga ang batas pagdating sa mga pagmamayari natin dito sa bansa. Pero iba pa pala ang usapan ng condominium building sa condominium unit, no? Kasi yung unit, pwedeng kahit foreigner, pwedeng maging may-ari ng isang condominium unit. Yung pala ang diferensya noon, ano? Okay. So, bossing, nabanggit mo na nga na may mga separate na ano to, no? May mga separate na laws governing yung condominium unit mismo at yung condominium building. Pwede niyo bang discuss lang sa amin ano yung mga karapatan o rights doon sa building at ano naman yung karapatan o rights para doon sa unit? Go ahead, Boss Vic. Bossing? Pop. Ayun, so medyo naputo lang na konti. Oo, so baka pwede niyo pong i-discuss yung difference ng mga rights at karapatan ng condominium building versus doon sa mga rights and karapatan doon sa may condominium unit in particular. Go ahead, Boss Vic. Yung as a condominium building owner, siyempre pa ay kung nabili niya 'yon, yung mismong mga karapatan ng isang magmay-ari sa kanya, yung right to possess, right to use, right to enjoy, right to the fruit. At meron din siyang mga dapat mga gagawin. Hindi basta-basta lang binili niya yung building, magpatayo, ay ano na gagawin ng corporation, meron. Marami pang gagawin. Mm-hmm. Pero under ito kasi, yung dating SULRB, Department of Housing and Urban Development na siya ngayon, meron siyang mga proseso na gagawin doon. At i-determine din niya kung anong uri ng condominium ang dapat niyang gawin. Kasi sa Pilipinas, meron dalawa, yung leasehold o freehold ownership. Pag sinabi yung leasehold, ito yung bar i-re-rent lang niya ng 30-50 years. Yung freehold ownership, ito na may sa'yo talaga. Pero sa Pilipinas naman, halos karamihan naman dito, yung mga big time na developer, katulad ng mga Ayala, PGI, Century Property,
ay karaminan ito sa freehold ownership. Yan. Ngayon, ang gagawin po nila, pag ang isang condominium, yung condominium unit owner naman, ay siyempre pa, ay sa kanya, yung mismong unit na yon. Yung mismong unit niya. Kaya may parang siya doon. Okay. Kaya lahat ng ano, ay sa kanya yon. At at the same time, co-owner din siya doon sa pangakaman area. Oy, okay. So ano po yung ano yung mga common area na yan? Mga amenities, di ba? Mga condominium, yung mga amenities yun eh. At maging doon sa lupa, kung siya ang nakatiri yung condominium, co-owner din yung condominium owner unit. Oh, so mismo yung lupa kung saan nakatirik yung building, co-owner din siya noon. Ngayon ang pag isa kang co-owner, kung ikaw siyang condominium unit owner, ang title na ibibigay sa iyo ay yung hindi yung ano, hindi yung TCT, kasi yung TCT nandoon mismo sa ano yan, sa developer. Apo, mismo bibigay sa iyo yung condominium ano, condominium ibibigay mismo sa inyo ay yung tinatawag na yung condominium certificate of title. Yan. Yun, condominium certificate of title. Yung ibibigay sa inyo. Yan, of ownership over a condominium unit and issued by the Land Registration Authority. Yan. Ito yon, ibibigay ito dun sa owner. Yan. At kasama din sa mga ibibigay sa'yo, yung mga master deed. May mga master deed din yan. Yung dapat mong gawin. Declaration of restriction. Yan. Mga floor plan nandun doon. Yan. At lahat-lahat ka. Ano ang dapat gawin ng isang condominium unit owner. Ayun pala ang difference noon. So may mga karapatan, co-owner ka kung yung unit lang ano mo, co-owner ka doon sa ilan sa mga common area pati doon sa lupang tinitirikan. It goes without saying, bossing, no, na yung mga taxes involved doon sa tinitirikan, eh may share ka rin doon sa babayarang mga taxes na ano. Pero yung kali naman yung real estate ka rin doon. Opo, opo. Siyempre pa, babayad ka din siyempre ng taxes mo doon sa mismong area mo. Iyon, oo. Yung kumbaga yung footprint mo doon sa building, kailangan bayaran mo rin, ano? Okay. So, yun yung mga kasakasama, mga karapatan at mga ano natin, rights natin kung tayo owner ng building at owner ng unit. Ano yung hindi kasama? What does not form part ng condominium unit, bossing? Ano yung hindi kasama doon sa unit mo? Yan. In most cases, areas that are not found inside the unit are deemed to be excluded. Kung wala doon, excluded ka. Okay. But the condominium unit itself, aspect of property that generally do not form part of the unit, yung siyempre, yung mga walls, column, floor, roof, foundation, and other common structure. Mga lapis, ano? Ay yung mga nandudun, hindi talaga sa'yo. Siyempre pa, yung exception to this are those outlet and are located within the unit. Kung wala doon. So, co-owner ka ng common area pero hindi yun part ng iyong unit, therefore hindi mo solong pagmamay-ari. Yung wala doon sa loob ng unit mo. Okay. All right. Maganda, malinaw naman 'yon. No, that's fair. Kung merong swimming pool doon, hindi ka may-ari ng swimming pool kasi wala 'yon sa loob ng ano mo eh, no? Wala sa loob ng unit mo. Ipapaano naman po 'yon sa mga condo unit owner? Ayun. Pwede bang, halimbawa, pagdating ng panahon, naisipan nila na ibenta? O kaya ay naisip nila may iba pa silang mga bahay na pwedeng tirahan, ayaw na nila ng condo unit. Pwede ba nilang maibenta yung condo unit nila after buying it from the developer? Pwede bang i-resale? At saka, paano naman yung condominium building itself? Pwede rin bang ibenta yon? Ano po yung mga governing laws natin doon, bossing? Yun, tungkol mo doon sa condominium unit owner, pwede po niya, Dilo does not prohibit the condominium owner to resell
However, yan. However, you are not just selling the unit itself. You are selling your interest in the common area as well as the membership and shareholding in the condominium corporation. Yan. Hindi lang unit, benta mo. Palit yung mga, yung, di ba, kung owner ka, di ba? Mga bagay-bagay na co-owner, yun din is yung bibenta mo. Ibibenta mo din yun. Wow. So, pagka nagbentahan pala ng condominium unit, kailangan ilagay sa ano rin, consideration yung mga makukuha nung bibili kasi they're also buying yung karapatan nung original na owner doon sa ano ng building, ano, yung mga facilities, amenities. Kasama din yung co-owner sila doon. Yun. Marinaw yun. E, paano, bossing, yung condominium building naman mismo? Ano yung mga consideration dyan? Hindi ito simple. Kasi tulad na banggit natin kanina, kailan yung bibili dito ay meron ding karapatan na bibili ng condominium. Yan. Ah, kaya, okay. Kailangan, hindi siya dun pa rin kanina. Pero foreign ano siya, pero kailangan magiging ano siya, 60-40 pa rin. Yan. So, hindi lang basta-basta... Go ahead. Oo. Kaya ngayon, one of such jurisdiction is the ownership requirement. For condominium where the common areas are co-owned by the owner of the unit, the law requires the package be either Filipino citizen, corporation, a corporation that is that at least 60% of the controlled by Filipinos. Yan. Kaya ang siya lang alam mo din, pag binenta mo ito, co-owner ka na ibang mga sa unit eh. Diba? Aha. Siya lang alam din yun, mga yun. Marami, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kasi nga, may mga co-owner ka nung building itself. Okay. So, tama bang isipin, bossing, kung halimbawa yung may majority share nung building, yung 60% owner ng building, at nag-isip siyang ibenta yung buong building, he does not only need to acquire yung approval nung may-ari ng 40%, kundi pati na rin yung lahat nung may-ari ng condo unit. Tama ho bang intindi ko ron? Ayan. Oh, medyo karapatan nila doon sa pagbebenta. Ayun. So medyo masalimuot nga, complicated nga kapag nagbebenta ka na ng condominium building itself. Mas madali yung condo unit owner. Pero ito bang ano, bossing, last na question ko sa iyo for today. Yung bang condominium may lifespan po ba 'yan? Kasi di ba yung lupa parang habang tumatagal eh nag-appraise pang value niyan eh. Etong mga may-ari ng condo unit, meron bang parang deadline yung building o meron ba yung parang shelf life, Boss Vic? Yung condominium itself, that does have lifespan. But the corporation managing it, it is one. Sa Pilipinas, 50 years lang ang lifespan ng all companies and corporation. Because, however, the corporation can still renewed for another 50 years. So, condo ownership does not necessarily end at that point. Yung condominium wala. Yung problema, ito kasi condominium is a corporation. Mag-i-end corporation. I-re-renew yan. Ayun. So, ang ano dito ay wala namang expiration yung building at yung unit. Pero kasi yung corporation may limit according to the law. 50 years. Corporation code, 50 years lang ano, i-re-renew yun. Ayan. Kung makalala din ng building, may mga building at mga condominium unit, ang tagal lang nila. Yung, ano, pag ni-renew yun, dituloy pa rin yung ano. Ayan. So, yung pala. Napaka-daling intindihin. Subalit, ang mga proseso na involved doon, medyo complex. Ano, tama bossing, hindi basta-basta. Kaya naman, kapag bibili ka ng condo unit, magandang isaalang-alang po ang mga bagay na yan, yung binanggit ni Boss Vic ngayon. Ano, para, lalo-lalo na ngayon, napakahirap ng pera, bossing, hindi yan napupulot sa karsada. Lalo na itong pandemic, kaya maiging
informed ka bago ka makabili ng anumang property, including po ang condominium unit. Thank you, Boss Mick. Baka may mga panghuling mensahe ka para sa ating mga tagapanood. Go ahead. Ay, oo. Ganito, ano? Purchasing a condominium unit is a big financial undertaking. Kaya understandable that people would want to get their money worth. Yet, with all the aforesaid consideration, procuring condominium unit is a both sensible choice and good investment for many reasons. Kaya lang mag-iingat lang po. Napakaganda din sinabi ng Bible sa Lucas, Luke 14:28. Sabi na, for example, who of you wanting to build a tower does not first sit down and calculate the expenses to see if he has enough to complete it? Kailangan pag-aralan at alamin ang mga karapatan at mga bagay-bagay na kumulayan dito sa ating napag-usap bago bibili ng condominium unit. Ayon. So, kinakailangan ay mapanuri tayo. Makinig lamang sa mga expert. Huwag sanang maging Google expert lang kayo. Kundi maging humble enough to acknowledge na kailangan natin ng tulong ng mga expert na may karanasan na at nakakaalam. Maraming salamat, Bossing Vic Cortez Jr. sa inyo pong pagsama sa amin ngayon ano, dito sa Tri-PH Media. Maraming salamat. Next week ulit, Bossing, ha? Tingnan natin kung ano yung topic natin sa susunod na linggo. Abangan nyo yan, mga ka-try. Samantala, tayo ay magbe-break muna at makikinig muna ng ilang paalaala mula sa ating mga sponsors at sa Department of Tourism. LNP Auto Car Care. For all your car care needs, visit LNP Auto Car Care. Located at National Road, Lingayen, Pangasinan, La Homa Funeral Home. We honor the lives of the ones you love. Call us at 438-3421. Life Extension Philippines. The science of a healthier life. Stay healthy, live better. For orders, please contact Life Extension Distributor Luzon. Plants by Isabel. We care for plants. We care for people. Visit our garden at CP Garcia Avenue, UP Diliman, Quezon City. This is the new normal of traveling. Ma'am, sir, kalat niyo, ho? Where spectacular beachfronts are your own private island, far from the madding crowd. Unsay crowd? Walang crowd, oy! Commune with paradise in the crystal clear blue waters or on the powder white sand. Ooh, beach volleyball tayo! Sino yan? Paano siya pumipito? Hey, watching na lang pala. Ma'am, sir, Marshall po ako. Bawal po sa beach yung hindi nag-PPBA. Kailangan po ng at least one basketball player apart. Gets nyo? Ha? Huh? Eh, paano namin maaalala yan? Lagyan nyo kaya ng sign. Wow ha, canceled na lahat ng fun? Of course not. You're free to chase all kinds of exhilarating experiences. Basta po may PDA. Eh kung ikaw ang i-PDA ko. Exhilarating experiences, you say? Gaya ng... kayaking, running on the beach, banana floating, banana boating. Just remember, PDA. Water cycling, sand castling, jumping. As long as there's face masking. Bisikleta, jet packing, coconut watching. Influencing. Responsible shell kicking. Water bathing. Synchronized swimming for them. Yes. You could even do it in a pool. A pool? There are a million precious memories to make. Like tanning. Ang ganda ng tan nights mo, te. Seryoso? Kayo rin. Enjoy, guys! Travel safe. Mabuhay! Pag naglalakbay. Safe trip. Have you been looking and waiting for opportunities to be globally competitive? How long have you been searching for a way to enhance and align your academic documents without leaving your job or spend long hours studying?
wait and search no more. Ralph Consulting, the academic consultant for the Philippines of the London Institute of Business and Technology, LIBT, can help you align your academic documents and be globally competitive. With LIBT's diploma and degree programs, you will be able to get the competencies and certifications you have been waiting for only a short time. Plus, you may apply for a scholarship grant that will give you a 50% discount on your tuition fee. What are you waiting for? For quick processing and approval of scholarship applications, visit rlbalmaceda.com/education or email at ralph@libt.co.uk. At Ralph Consulting, we support to keep you going. Ayan po, nagbabalik ang Tri-PH Media Live. At syempre, ito ang yung lingkod na si Rome Rob at nakapiling natin kanina si Bossing Victor Cortez Jr. Para sa ating mga environmental questions at lalo-lalo na sa mga property. Kanina ang discussion natin ay may kinalaman sa mga laws when living in a condo. So yung mga taga-condominium dyan, dapat alam nyo na kung ano ang inyong iniinvestan, ano yung mga karapatan ninyo. Lalo-lalo na ngayon, na tulad ng binanggit natin kanina, hindi po madali ang pera. Medyo matindi na po ang pangangailangan natin sa bawat isa. Kahit ano po ang dami ng pera na dumarating, nauubos po yan. Kaya naman palaging pinalalahanan ng bawat isa na hindi lang sa pagtitipid, kundi pati na rin sa pag-iingat. Magkasakit ka lang ng minsan, at maging critical ka sa ICU, isang katutak na pera na po ang mawawala sa inyo. Kaya mas maigi na maging healthy and then makatulong din tayo sa iba na manatiling marusog. Kung kayo po ay nasa kalagayan, masama na ang pakiramdam nyo. Medyo ni sipon-sipon, allergy daw kunwari, allergy daw ang nararamdaman, huwag na pong lumabas. Mabuti nang dumito na kayo, makinood na kayo, makipagkulitan na kayo dito sa amin. Kung hindi nyo naman type yung palabas ng advocacy ng travel, tourism at technology, ang dami naman po ibang palabas dyan. Dyan na lang kayo sa bahay para naman po ay nakatulong na kayo upang manatiling ligtas ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, mga kapamilya at ganun din sa iba na nasa labas. Ayun. Kaya naman nais natin pasalamatan ang lahat ng nanood dito at may mga nag-comment sa atin. Maraming salamat sa inyong support. Ating basahin ng ilan sa mga nakipag-ano rito sa atin. Naglagay na kanilang comment si Jersey D from YouTube. Happy Friday afternoon sa Rome, Sir Vic Cortez. Weekend again. Stay safe. Oo nga. Happy weekend din. At alam ko si Jersey D, medyo masama pa pakiramdam. Pagaling ka. Si Miss Rachel Dilig sa Maniego. Maraming po salamat. O kanina parang mahina yung audio daw ni Bossing Vic. Thank you po sa advice ninyo, Ma'am Rachel. At ito, si Lim Spence, naway lahat may kondo. Kaya talaga, si Sir Lim talaga, minsan lang mag-comment, talagang kakwekwelahan pa. Kaya naman, maraming salamat. Oy, ito, si Sir Mon Samson ng Manila Bulletin. Kape-kape na idol, nakamonitor ang tropang extra rice. Yung tropang extra rice ay happy weekend po sa inyo, Sir Mon Samson. Thank you very much po. That's from Manila Bulletin. Yun pong mga nahiya at hindi na nakapag-click ng kanyang comment, maraming salamat din sa inyo. Nandyan po, nag-like at nag-heart sina Judith Estrada Larino, si Raf Talye, Ferdinand Umiten, at ganoon din mga ilan sa mga nag-like din sa atin mula sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support dito po sa amin sa Tri-PH Media. We are a channel where we advocate
Responsible Travelers, Philippine Tourism and Technology for the Pinoy. Kung hindi nyo po naabutan itong live na broadcast natin, pwede naman kayong manood nung recorded niyan. Balik-balikan lamang po sa Facebook at saka sa YouTube para sa inyong pinakapaboritong bahagi. Pwede i-forward-forward at kung ano yung mga topic na gusto nyong mapakinggan at hindi malimutan, pakisuyo na po na kunin dyan mula sa ating YouTube and Facebook channels. We are live po sa Facebook ng Tri-PH, sa Dave Oro Files, at sa YouTube po ng Tri-PH Media. Kung nandiyan na kayo, samantalahin nyo na po. Please follow us, like this video, share it with your friends, subscribe to our YouTube channel para naman po dumami ang pamilya natin dyan sa YouTube. Bukas po, makakapiling nyo muli ang inyong lingkod. Kasama po si Tandem Dave Oro at ang buong puwersa ng Stand Up With Oro. Live po, 7 a.m. to 8 a.m. ng umaga. Dito rin po sa Tri-PH Media, sa Stand Up With Oro Facebook page. At siyempre sa Dave Oro Files Facebook page. Kami rin po yung mapapakinggan sa mga nangungunang radio station dyan sa Southern Luzon. Pinangunahan ng 95.1 KISS FM Southern Luzon. So magkita-kita po tayong lahat tomorrow. At sana'y nasa mabuti at ligtas na kalagayan kayo palagi during this weekend. Huwag na kayong sumali dun sa dumadaming bilang ng mga COVID cases, ha? At mag-iingat lagi, may kinalaman sa ating mga mahal sa buhay. Ito po ang inyong lingkod na si Rome Road. Nagpapaalam na po sa inyo on behalf of my tandem and partners, sina Tandem Dave Oro at si BB1 Joey Cuebo. Ito po ang Tri-PH Media Live. Nag-iiwan sa inyo ng mga katanungang, how far is far and how high is high? You'll never know unless you try.